Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Good morning, Pilipinas! Nagbabalik ang Panahon TV. Naglalaman ng supply ng tubig ang tatlong pangunahing dam na ating binabantayan dito sa Luzon. I-check natin ang taas ng tubig nito ngayong araw. Base dito, nagkaroon ng decrease o pagbaba sa level na tubig ng negative 0.12 meters ang Angat Dam sa Bulacan. Kaya naman ito ay may taas lamang na 213.73 meters. Decrease in water level naman sa Magat Dam sa Isabela. Negative 0.02 ang binaba nito kaya na itala ang 190.87 meters. As of 6 a.m., pagbaba din sa level ng tubig ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija ang naitala. Kaya naman, 216.15 meters na lamang ito. Negative 0.11 meters ang ibinaba sa level ng tubig nito. Sa lahat naman ng papalaot sa dagat ngayon para sa mga mangingisda, heads up po muna dahil bawal po ang paghuli at pag-harvest ng mga lamang dagat o shellfish sa ilang mga baybayang dagat dito sa ating bansa. Nakataas kasi ang red tide warning sa Pampanga at Bataan. Pati na rin sa Puerto Princesa City, Dawis at Tagbilaran sa Bohol. May red tide warning din sa Matarinao Bay sa Eastern Samar at pati na rin sa Lianga Bay sa Surigao del Sur. Gayun din sa Cancabato Bay at Tacloban City sa Leyte. At para po naman sa mga kasabay namin gumising ng maaga ang mga magsasaka, alamin muna ang farm weather forecast mula sa Pag-asa. Base dito, mahihinang pag-ulan pa rin ang dulot ng hangin amihan sa Cagayan Valley sa Aurora. Ang upland temperature ay 17 to 27 degrees Celsius. 4 hanggang 8 oras ang leaf wetness o yung itatagal ng tubig sa dahon. Sa Visayas, Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon, kahit asan ang magpapakita ang araw, may chance pa rin naman ng mahihinang pag-ulan. Ang lowland temperature, 18 to 31 degrees Celsius. Ang relative humidity o yung moisture sa hangin ay 45 to 93%. Asahan rin naman ang generally fair weather condition dito sa Mindanao. Pero tatandaan sa hapon o gabi may mga chance pa rin itong localized thunderstorms o yung dagli ang pag-ulan. Lowland temperature 23 to 33 degrees Celsius at yung upland temperature 16 to 28 degrees Celsius. Ang mga pananim kabilang sa mga lubhang na aapektuhan ng pagbabago ng klima. Ngayong bagong taon, eto't malalaman natin ang mga paghahanda ng iba't ibang ahensya sa buong mundo para patuloy na matugunan ang usaping climate change. Narito ang ulat. Kasing bilis ng paglipas ng panahon ang mga pagbabago sa ating klima. Kaya naman pinaghahandaan ang mga epekto nito ng iba't ibang panig ng mundo. Noong mga nakaraang taon, naranasan ang mga extreme weather event tulad ng Hurricanes Harvey, Maria at Irma, heat wave sa Europe at ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo. Dahil dito, nilay ni Frederick Otto ng Environmental Change Institute ng University of Oxford, kasama ng mga mananaliksik ng World Weather Attribution, ang mas mabilis na pagsusuri ng mga ganitong pangyayari at ang mas maagang pagbibigay ng ulat panahon. Sa usaping climate change, hindi mawawala ang malaking pagbabagong nagaganap sa dalawang rehiyon sa magkabilang dulo ng mundo, ang Arctic at Antarctic region. Kada taon, halos 50 tonelada ng yelo sa Thwaites Glacier sa Western Antarctica ang natutunaw. Sa pagsasanib pwersa ng US National Science Foundation at ng United Kingdom's Natural Environment Research Council, kasalukuyang pinag-aaralan ang Thwaites Glacier kasama ang pagsisiyasat sa pinakailalim na bahagi ng yelo at ang interaksyon ng yelo at karagatan. Problema rin ang mabilis na pag-init ng Arctic region. Kapag nagpatuloy ito, dadami ang kaso ng major snowstorms sa US at extreme cold winters sa Siberia. Kaya naman nakatutok sa problema ang Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate o MOSAIC na mula sa Central Arctic. Solar Radiation Management o Solar Geoengineering. Ito naman ang proyekto ng SCOPEX o Stratosphere Controlled Perturbation Experiment sa pangunguna ng mga researchers sa Harvard University.
Kasama sa eksperimento ang pagkalat ng tinatawag na reflective aerosols sa atmosphere na layuning ilayo ang sinag ng araw upang lumamig ang mundo. Dito naman sa ating bansa, Marso taong 2017 nang lumagda ang Pilipinas sa Paris Agreement on Climate Change, ang unang kasunduan na inoobliga ang lahat ng mga bansa na makiisa sa paglaban sa global warming. Ang isa sa mga naipangako ng ating bansa ay ang pagbabawas ng carbon emissions ng 70% sa taong 2030. Pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang pinaka-apektado ng climate change. Bagamat pursigido ang mga nabanggit na ehensya sa pagsugpo nito, importante pa rin ang maliliit nating ambag sa mga bagay na sasagip sa kalikasan. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Suntayas. Para naman sa mga biyaheros pa probinsya, ito't alamin muna ang magiging lagay ng panahon at yung kaakibat na agwat ng temperatura sa mga pinilungsod ng bansa. Base dito, asahan naman magpapakita ang araw mainit dito sa Cabanatuan City, pati na rin sa Calayan Islands, Calapan, Dumaguete at sa Rojas. Laging dalhin ang payong dahil may tsansa na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa hapon o gabi. Ang agwat naman ng temperatura ay katamtaman lamang dito sa Catbalogan, 25 to 31 degrees Celsius. May hinang pag-ulan sa General Santos, Surigao at pati na rin sa Dipolog, dulot ito ng pag-ira ng hangin amihan. At para naman sa mga vacationistas, mas ma-enjoy ang lagay ng panahon kung alam mo ang yung inaasahang lagay ng panahon at temperatura sa mga lugar bakasyonan dito sa Pilipinas. Perfect weather conditions sa Vigan, Banaue, Anilao at pati na rin sa Puerto Galera. Napakaganda rin ng temperatura, hindi mainit at hindi malamig. Katamtama lamang, ito'y nasa pagitan ng 13 hanggang sa 30 degrees Celsius. Kung ang destinasyon naman ay sa Naga City, El Nido at Camiguin, pabor sa inyong lahat ng gawain at pag-enjoy ang maaliwalas na panahon. Lalo naman sa mga turistang dito sa Boracay, ang destinasyon, walang ulan na maranasan ngayong araw. 25 to 30 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Susunod sa Panahon TV, 9 na katao nasawi sa Papua New Guinea at Tropical Storm Norma na nalasa sa Lebanon. Yan at iba pa sa aming pagbabalik.